Good morning, it's me again, Regine, and welcome back to my channel. So it's 3 o'clock a.m. and today, sasamahan ko si Papa again na mangisda. So supposedly, kaninang 1 or 2 a.m. pa kami aalis, but umulan kasi. Tapos ngayon lang na time na to, medyo hindi na malakas yung ulan. So ngayon kami aalis, so yeah, let's go! So, naghahanda na si Papa ng mga gamit kasi aalis na kami. Papuntang dagat para mangisda. So, usually ganito mga oras talaga siya umaalis. Pero mas matagal ngayon kasi umulan kanina eh. Sobrang lakas ng ulan. I thought na sa pagsama ko kay Papa ngayon ay magiging maganda yung weather katulad nung unang pagsama ko sa kanya sa vlog ko na Life of a Fisherman featuring my Papa. Pero kabaligtaran yung nangyari, naka-experience kami ng malakas na alon at malakas na ulan habang kasama ko si Papa sa laut. And as I tried to assess the situation, ang ganda ng message ni Lord kahit ganun pa man ang nangyari sa amin today. God wanted me to realize na ang buhay ng isang mangingisda ay katulad din ng buhay nating lahat. Marami tayong pagdaraanan ng mga pagsubok, pero ang importante ay hindi tayo susuko hanggang sa dulo. God used me as His instrument to relay that message to all of you. And sana, maging proud kayo kung ano man yung occupation ng parents niyo, and be proud of your humble beginnings. Whatever you are going through right now, I hope that you won't lose sight of your dreams and you will not lose faith. So yung lambat is nalagay na ni Papa sa dagat, so dito sa payaw. So the struggle now here is that kunwari wala talaga siyang huli, so lilipat na naman sa ibang payaw, magbabaka sakali ulit na may isda. So being a fisherman guys is really takes a lot of patience and effort and hard work, and yun, kailangan din mag-ingat. So, hindi sa lahat ng pagkakataon na pagkalagay mo ng lambat sa dagat, eh, may huli na agad. So, hindi siya ganun. And it's very, very tiring talaga. Mm-hmm.
yun, dilipat kami sa ibang payaw kasi walang huling isda dito. So, ganun pag nanging isda, guys. Hindi sa lahat ng pagkakataon na meron talaga. So, hanap ulit. At saka gagamit ulit ng ibang paraan sa paghuli ng isda, yung bunda. Duha ka mo. Duha ang natulay. Lama ka po eh pa. Uli ka? Oo. Hey guys, welcome back to my channel. So, sumama ulit ako kay Papa kasi nung nakaraan, wala kaming huli sa lambat. So, may isda naman kami nung nakaraan pero konti lang siya and it's the other way of fishing yung ginamit namin kasi nga walang huli yung lambat namin. So, hopefully, ngayon is around 4 a.m. na. So, umalis kami kanina mga around 3 a.m. Supposedly, it's around 2 or 1 ulit. Kaya lang, umulan na naman. So, yun. Sana may play kami ngayon. Nasa laot kami, guys. We're in the middle of the ocean. And it's my papa right here. And now, it's time. Ang kailangan mo'y tibay na loob kung mayroong pagsubok man.
ang iwanag ay di magtatagal at muling mamamastan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. So yung lambat na yan na nilalagay ni Papa sa dagat, that's 400 meters yung haba niya. Shining, shimmering kay mong sinina pa. Yeah. Parang uulan na naman ulit, guys. So, yun. Struggle talaga pag nangingisda. So that's very tiring. Hindi madali yan. So this time, hindi kami naka-experience ng sunrise. Kasi tingnan nyo naman yung panahon, guys. Sobrang sama ng panahon. So yun. Parang uulan na naman siya. Pero laban lang, kahit di ka pinaglaban dyan. Kukunin na namin yung, yung lambat. First na lambat na nilagay namin sa fish attracting device. Kasi baka umulan ng sobrang lakas, hindi na namin siya malocate. Mahirapan kami mamaya. So yun, kukunin na namin yun. We'll be right back.
nakuha na namin yung first na lambat. So yung dala namin na bangka guys is yung maliit. So hindi namin dala yung malaki kaya wala siyang trapal. So yun, kahit konti lang yung huli namin today, we're very thankful to God. And ang pinaka maganda dito is yung ganda ng message ni Lord. Yan, yung ulan na kami dito sa Laon. Na kahit na ano man yung pagsubok na nadaanan natin sa buhay, lalaban at lalaban pa rin tayo. So yun, kailangan nating magsipag at kailangan pa rin maging positibo at hindi sa lahat ng panahon sa pangingisda na madami ka talagang huli. So marami din kasi kailangan i-consider na factors. Isa na dun, syempre, yung gutter. Yun lang yun guys. Wow! Amazing! Ano na nga isda? Ano na papirit? O, oh, diba? Buhay na buhay! Ano yun guys? Woohoo! Isa pa! Amazing! Pirit! Sobrang sama talaga ng panahon. So yun, nakauwi na kami guys. Safe po kami nakauwi ni Papa. And thank you so much for watching today's vlog. Sana nag-enjoy at na-inspire kayo. And I'll see you guys in my next one. Please don't forget to like, share, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell. Bye! God bless you all!